guys! Welcome back to my channel! Hello sa ating mga kababayan dyan, saan man lupalop ng mundo. Andito na naman tayo ngayon sa kusina, magluluto tayo ng pansit canton. So, yun guys, ituturo ko sa inyo ang madali na pagluto ng pansit canton. So, tingnan natin. So guys, ito po yung pre-prepare natin na mga ricado, mga ingredients sa ating mga sa ating lulutuing pansit canton. Una ito, carrot, saka yellow, saka yung red na bell pepper. Yan. Tapos ito naman ang ating tofu. Prepare po tayo ng ganito, yung shrimp. Linagyan natin siya ng yan, nilagyan siya natin ng konting asin, tapos linagyan natin ng harina para maganda pag luto siya mamaya. Tapos ito naman, nag-prepare tayo ng gulay. Tapos ito naman yung ating pansit, 600 grams na pansit, 4 family na po siya. Tapos ito naman yung garlic, ito yung white pepper, at saka ito naman yung black paper. Yung pamintang durog po siya. Ground paper po siya. Ground black paper. So, ito naman yung cooking oil. So, ito naman yung ating soy sauce. So, mag-prepare din tayong konting sugar. Ayan. So, mag-uumpisa na tayo magluto. Guys, ayan yung ating mga ingredients na lulutuin. So, ayan. So, ayan guys, mag-umpisa na tayo magluto ng pansit canton. Ituturo ko po sa inyo ang madali na pagluto ng pansit canton. So, ayan. Tingnan natin. Magpainit lang tayo muna ng kawali. Tapos guys, ilagay natin yung mantika. Cooking oil. Igisa natin yung bawang, garlic. So, ayan. Medyo papulahin natin yung ating bawang. So, ayan. Red na yung ating yung bawang natin. Ilagay na natin ang ating ito. Green. Buwas na natin ng ingredient na vegetable. Buwas natin yung ating soy sauce. Ibuhos natin ang ating tofu.
haluin natin. Okay, mainit. At lagyan natin konting water. Ayan. Lagyan ng water para maluto yung gulay. So, antayin natin kumulo at maluto ang gulay. Ilalagay na rin natin yung sugar para may lasa siya. Haluin natin. Tapos, lagyan natin ng konting paminta. Ito. Brown paper. So, buhusan natin para may amoy siya at mabango. Ito rin. So, ganyan magluto ng pansit canton. Pwede niyo po ito gayahin para may idea kayo kung paano magluto nito at masarap ang lasa. So, yan guys. So, kukuluin natin konti. Yan guys, habang tayo nagpapakulo ng gulay natin, hinahalo natin, ito naman, nagpapakulo tayo ng tubig para dito sa pansit. Yan, kumulo na yung tubig. Ibuhos na natin yung pansit natin. Haluin natin para lumambot siya agad. So, ayan guys, luto na ng ating gulay. Ibubuhos na natin itong repolyo natin. Ayan. Haluin natin. Ayan. Antayin natin maluto siya. Tapos ayan, pinapakulo natin yung pansit natin. Palalambutin lang natin. Saka natin. So ayan guys, luto ng pansit natin. Tsaka ito, yung nagisa na natin. Ililipat na ngayon natin yung pansit dito. So tingnan nyo po. Dali lang po, magluto. Lipat natin. Para siyang... Pang-family na po siya. Si marami. Si 600 grams na pansit. So, haluin natin. Sarap.
Guys, ganito pagluto nyo ng ano pansit para hindi masyado ano. So ito guys, luto na ating pansit. Tingnan nyo guys. Luto na siya. Pwede na ang kainin. Diba? Sarap. Ganyan po ang pagluto ng pansit kanton. So guys, luto na ang ating pansit kanton. So, ayan. Lipat na natin. Ayan nyo guys, ang ganda. Sarap. Ito na. Ito na pansit kanto natin. So, ayan guys, luto na yung pansit kanto natin. So, ayan guys, tapos na ang ating luto na pansit kanton. Ito na siya ang nangyari sa pansit kanto natin. So, napakasarap po talaga. Yan. So, lahat po ng gusto magluto ng pansit kanton, gayahin nyo po to kung wala kayong idea. Masarap po talaga siya. Tinikman ko kanina. Tingin pa lang masarap na. So, yan guys. Thank you for watching my video. Please like and share and subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you and I love you. Mwah.